Magandang araw po. Ako po si Dr. Jeffrey M. Humarang, isang internist at isang endocrinologist. At nandito po tayo para mag-discuss tungkol sa sakit na diabetes mellitus. Kasama ang ating ospital na ang Our Lady of Kaysasay Medical Center. Diabetes mellitus ay nagmula sa dalawang salita na diabetes at mellitus. So ang diabetes po ay isang salitang Griego na ang ibig sabihin ay to pass water like a faucet. At ang mellitus naman po ay isang Latin na salita na ang ibig sabihin ay sintamis ng kulot. Ang sakit pong diabetes ay isang pangmatagalang sakit kung saan may mataas na level ng asukal sa dugo o glucose na maaaring humantong sa pagkatapon ng asukal sa ihi. Katunayan po niyan, noong unang panahon, may mga tao po talaga para ma-diagnose ang sakit na diabetes, may mga taga-tikim po ng ihi. So pagtikim nila ng ihi, matamis, doon po nila nadadiagnose ang sakit na diabetes. Ang glucose na mula sa pagkain ay sinisipsip ng bituka patungo sa dugo para maihatid ito sa cells ng buong katawan. Kailangan ng glucose ang insulin para makapasok ang glucose sa loob ng cells. Ang insulin ay isang hormone mula sa lapay o sa ating pankreas. Kung wala ang insulin, ang glucose ay hindi makakapasok sa loob ng cells at mananatili sa dugo. Isipin na lang po natin, ang insulin ay parang susi na magbubukas sa pintuan para makapasok ang glucose mula sa dugo patungo sa loob ng cells. Katunayan po, sa ating region na Southeast Asia, noong 2017 po, meron po tayong 82 million cases na nanag-diabetes mellitus. At may approximation po na pagdating sa taong 2045, meron na pong magkakaroon ng 151 million cases po ng diabetes mellitus sa buong mundo. So sa buong mundo, patuloy ang pagdami ng bilang ng taong may diabetes taon-taon. Meron po tayong guideline na sinusunod, which is yung American Diabetes Association guideline. So ang normal po na fasting blood sugar o magpa-fasting po ang isang pasyente for 8 hours, ang normal value po ay less than 100 milligrams per deciliter. Meron din po tayong isang test, which is yung 75 grams OGTT or yung oral glucose tolerance test, na ang sukat po 2 hours after po painumin ng oral glucose, ang sukat po ng blood sugar nila ay less than 140 milligram per deciliter. Yun po ang normal. Pero para ma-diagnose na diabetes, ang fasting blood sugar po ay more than or equal to 126 milligram per deciliter, at sa 2 hours after 75 grams oral glucose tolerance test, more than or equal to 200 milligram per deciliter po ang sukat para ma-diagnose na isang diabetiko. Or may isa pa pong paraan, which is kung present po ang mga simptomas ng diabetes, which is yung laging uhaw, palaging gutom, ihi ng ihi, at hindi sinasadyang pagpayat o pagbawas ng timbang. At akibat po nito, yung may measure po na blood sugar na more than or equal to 200 milligrams per deciliter, masasabi na pong diabetiko ang isang tao. Nahati po, ang pinaka-common po ay nahati sa dalawa. May microvascular complications o yung maliliit na blood vessel ng ating katawan ang naapektuhan, na kasama po dito ang retinopathy o yung sakit sa mata, nephropathy o yung sakit sa mato o kidneys, at neuropathy o sakit sa mga ugat ng pakiramdam ng ating katawan. At yung isa naman pong uri ay yung macrovascular complications, which is yung cardiovascular diseases, na ibig sabihin po nun yung puso natin ang nagkakaproblema. Cerebrovascular disease o yung mga nai-stroke po, at peripheral arterial disease, which is yung mga ugat na daanan ng dugo sa iba't ibang parte ng ating katawan.
So, ang diabetic retinopathy po, ang mga taong may diabetes po ay may 25 times chance ng pagkabulag. Sa mga taong diabetic po, ang nephropathy po, ang mga taong may diabetes ay may 17 times chance ng pagkakasakit sa bato. Pagdating naman po sa mga neuropathy, ang mga taong may diabetes ay may 90 times chance ng pagkakaroon ng neuropathy. At ang cardiovascular disease naman po, ang mga taong may diabetes ay may 2 to 3 times chance ng pagkakasakit sa puso. Pagdating naman po sa cerebrovascular disease o yung sa stroke, ang mga taong may diabetes ay may 2 times chance ng pagkakaroon ng stroke. Naaapektuhan naman po yung peripheral arterial disease natin o yung mga blood vessels sa iba't ibang parte ng katawan, ang mga taong may diabetes po ay may 5 times chance na magkaroon ng gangrene o yung nawawalan po ng blood vessel yung iba't ibang parte ng katawan. Pinaka-common po yung mga daliri sa paa, sila po yung mga nangingitim, sila po yung mga napuputulan ng paa. Actually po, sa sakit na diabetes, may mga common po na mga nararamdaman ang mga taong may diabetes. Ano ito? Gaya po ng sinabi ko kanina, madalas na pag-ihi, palaging gutom, palaging uhaw, at nawawalan ng timbang. Kaakibat po nito is yung nararamdaman ng mga taong may diabetes or may mataas ang asukal, palaging pagod, walang ganang kumilos, namamanhid ang mga paa at mga daliri, nanlalabo ang paningin, palaging nagkakaroon ng infeksyon, at kadalasan yun yung reklamo is yung mahirap or matagal gumaling ang sugat. Pero actually po, wala po kadalasang simptomas ang diabetes. Ang mga simptomas ay lumalabas kung may mataas na asukal na sa dugo na matagal na, sa matagal na panahon o dahil may mga komplikasyon na ng diabetes. Sad to say po, pero hindi po siya gumagaling. Kadalasan, ang diabetes ay hindi na gumagaling, ngunit pwede itong maging kontrolado. Maliban sa wastong nutrisyon at ehersisyo, tumutulong din ang mga gamot para maging kontrolado ang asukal sa dugo. Hindi po. Kailangan kumonsulta muna sa doktor bago itigil ang mga gamot. Hindi po. Kailangan kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng gamot sa diabetes. Ang bawat taong may diabetes ay natatangi. Magkakaiba ang klase ng diabetes, taas ng asukal sa dugo, katawan, o lahi, o genes, nutrisyon, at physical na aktibidad, at iba-iba pa. Kaya hindi palaging magkakapareho ang mga gamot ng mga taong may diabetes. Hindi po. Ang metformin po ay epektibo at ligtas na tabletang gamot. Ito ang unang nire-recommendang gamot para sa type 2 diabetes kung ang mga bato ay maayos pa. Tandaan po natin, diabetes po o ang mataas na asukal ang siyang nakakasira ng bato, hindi ang metformin. Bakit ginagamit ang metformin? O bakit kadalasan metformin ang ginagamit natin sa sakit na diabetes, sa type 2 diabetes mellitus? Una, ito ay subok na at matagal ng panahon na nandito sa ating na available sa ating merkado. Mura, mababa ang chance ng makabagsak ng asukal sa dugo, hindi nakakadagdag ng timbang, at madaling mahanap ang gamot sa kahit saang butika dito sa atin. Sa mga taong umiinom ng metformin at nasira ang bato dahil sa diabetes, binabawasan lang ang dosis nito o kaya ay tuluyan ng pinapahinto ang gamot na metformin o pinapalitan ng ibang gamot o insulin. Hindi po. Ang paggamit pa nga ng metformin ay may kaunting benepisyo sa mga taong may non-alcoholic fatty liver disease at type 2 diabetes mellitus. Iniiwasan lamang ang gamot na metformin kapag ang isang pasyente ay mayroon ng cirrhosis o
tuluyan na pong nasira ang kanilang atay. Hindi po. Ang paggamit ng metformin ay hindi nagdudulot ng cancer. Sinasabi pa nga po sa katunayan ng mga eksperto na ang metformin ay may dagdag pa nga pong benepisyo sa mga taong may diabetes at may cancer sa bituka. Hindi po. Wala pang sapat na ebidensya na ang mga herbal supplements kagaya ng ampalaya, mangosteen, serpentina, cinnamon, garlic, ginkgo biloba, aloe vera, insulin plant at iba pa ay nakakapagpababa ng asukal sa dugo kaya hindi pa po ito nirerekomenda bilang gamot sa diabetes. Ang mga herbal supplements po ay hindi maaaring ipalit sa inyong mga gamot. Maaari pong kumonsulto muna tayo sa inyong mga doktor para makasigurado. Hindi po. Hindi lahat ng binibigyan ng insulin ay malalana. Maaari itong pansamantalang ibigay sa taong may diabetes na mga nagbubuntis, nauospital dahil may sakit, o yung mga taong may diabetes na maooperahan. So sila po, binibigyan natin sila ng insulin, pero pag uwi, ibabalik po natin sila sa tableta or pwede nga po natin ipatigil, lalo na sa mga buntis. Maaaring maiwasan o mabawasan ang sakit na nararamdaman sa tuwing nagtuturok ng insulin kung tama ang teknik ng pagtuturok. Tandaan po natin sa panahon ngayon, ang mga available po na karayom ng insulin ay maiksi o maiikli at maninipis na po. Ito po yung mga ilang paraan para mabawasan ang sakit sa pagtuturok. So huwag magtuturok sa iisang parte ng katawan. So ang gawin po natin, iba-ibahin natin ang lugar kung saan magtuturok ng insulin. Gumamit ng bagong karayom o hiringgilya tuwing magtuturok. Ilabas muna sa refrigerator o sa bago po natin gamitin galing refrigerator. Huwag muna natin i-inject. So maghintay po muna tayo ng ilang minuto bago to ituturok. At patuyuin muna natin ang pinahid na alcohol bago magturok ng insulin. Hindi po. Sa katunayan po, insulin ang nirekomendang gamot sa mga buntis na may type 1, type 2 diabetes at mga gestational diabetes po na pasyente. Ito ay ligtas din para sa buntis at sa kanilang mga sanggol. Hindi po. Sa katunayan po niyan, maaari pa ding makagawa ng mga karaniwang gawain ang mga taong naka-insulin kung matututunan nila ang diabetes self-management. Layunin ng diabetes self-management na suportahan ang mga pasyente na magkaroon ng sariling desisyon ukol sa kanilang sakit at hanapan ng sariling solusyon ang mga maaaring magiging problema nila sa diabetes. Siyempre, na may gabay ng ating mga doktor. Sila ay pinapayuhan na kung maaari, ituloy ang mga trabaho at pang-araw-araw na gawain dahil mahalaga ito sa pananatiling ng kalidad ng kanilang buhay. Hindi po. Ang pagkain ng carbohydrates ay kailangan din ng taong may diabetes para sa kanilang enerhiya. Palagi po nating tatandaan na dapat isaalang-alang ang wastong dami at sukat ng ating mga kinakain. Hindi po. Ang pagkain ng maraming prutas ay pwede pa rin makataas ng asukal sa dugo. Tandaan po natin, ang pagkakaroon ng gamot sa diabetes ay hindi lisensya upang kumain ng marami. Apat dapat ang kailangan sa pangangalaga ng diabetes. Ano po ito? Ang pagkonsulta sa ating mga doktor, pag-inom ng gamot, pag-ehersisyo, at syempre, wastong pagkain. Una, wastong pagkain po. Ito po ang mga dapat natin kainin ng madami. Yung mga gulay, yun po ang dapat natin kainin ng marami. Ano po yung mga kainin dapat lamang ng katamtaman? Yung mga kanin, tinapay, laman ng karne, manok at isda. At ano naman po ang mga kainin ng kaunti o dapat iwasan? Yun po yung mga matatabang pagkain,
matatamis na pagkain gaya ng soft drinks, cake, ice cream, maalat na pagkain, alcohol, at syempre yung mga processed foods po natin. Kailangan nating kainin ng kaunti o kung kaya po iwasan. Sa wastong pagkain, kailangan matuto tayong kumain ng tamang dami lamang. May inilunsad po ang ating Department of Health at natawag po natin doon is yung pinggang Pinoy. So ano po yung pinggang Pinoy? Meron po tayong, dapat po ang pinggan natin, hahatiin natin sa apat. So 33% po nun or 1/3 is kanin, 1/3 is gulay, tapos yung natitira pong 34% o yung 17% is yun yung karne o yung ulam, at yung 17% po nun ay yung ating prutas. Ehersisyo. So ang mag-ehersisyo na hindi bababa sa 30 minutes kada araw na moderate to high intensity exercises, at gawin ito ng 5 beses sa loob ng 1 linggo. Sa pag-inom naman po ng gamot, inumin o iturok ang mga gamot ng tama at regular alinsunod sa payo ng ating mga doktor. At syempre, yung pagkonsulta po sa ating mga doktor, laging tatandaan na regular po na bumisita at makipag-usap sa inyong mga doktor para ma-manage po ng maayos ang inyong diabetes mellitus. Tandaan, apat dapat laban sa diabetes. Wastong pagkain, ehersisyo, pag-inom ng gamot, at pagkonsulta sa inyong doktor. May magandang balita po tayo. Meron po tayo dito sa ating ospital na diabetes clinic. So, maaari lamang po na makipag-ugnayan sa ating information para alamin kung kailan ang schedule at kung paano magpa-schedule sa diabetes clinic natin. So, muli po, ako po si Dr. Jeffrey M. Humarang, isang internist, isang endocrinologist. Meron po akong clinic dito sa ating ospital every Monday and Wednesday, 9 a.m. to 12 noon. Maraming salamat po.